unahin po natin ang laws concerning political parties. Kasi napapatanong rin ng ilan, bakit ang dami-daming political parties sa bansa natin? Eh kung sisilip naman ako, for instance, sa US, parang dalawa lang ang political party doon. Mm-hmm. Ano po ba ang sinasabi ng batas pagdating sa political parties at bakit allowed po yung maraming political parties, Attorney Quilala? Kasi doon sa lugar kung saan tayo lumaki, yun ang sa US. Naks. Hindi ba kumuwala si Daniel? Hindi, kasi yung political system sa atin na historically, di ba, patterned after the Spaniards na nung nandito sila talagang two-party system lamang noon, nung mga unang okay. panahon. Tapos, nung pagkatapos ng World War II, ayan na po, dyan nagsimula. Still, two-party system, pero eventually, nagdumami ng dumami kasi nga ginawa ng open political party system ang Pilipinas. Lalo na nung nagkaroon ng 1987 Constitution, sinabi mismo sa Constitution na we will adopt an open political party system. Kaya maraming political parties ang nagsulputan sa Pilipinas. Okay. Yun ang parang dahilan dahil because of that free and open party system provided by the Constitution. Mm-hmm. I know you're a law expert, Attorney Ryan, pero I want to get your insights. Grabe naman yung build-up mo sa akin. Close tayo, di ba? Okay, Attorney Ryan, do you think, ano ba ang advantage and disadvantages of having so many political parties? I mean, is it good for a country na ganito yung naging system natin? Or much better pa na yung dalawa lang, yung political party? What's the wisdom behind that law na ganun yung naging setup natin? Well, ang naging basis niyan is democracy, di ba? So, nasa bansa tayo na may demokrasya, so kahit sino na merong plataforma de gobyerno na sa tingin nila ay kayang mamuno ng gobyerno, pwede magtayo ng kanyang political party. So, sa isang banda, maganda siya kasi marami kang pagpipilian, di ba? On the other hand, because of so many political parties, yung representation in public governance na babawasan. Kumbaga, nagkakaroon tayo ng tinatawag nila yung minority president dahil kuminsan ang bumoboto sa iyo konti lamang, di ba? Pero since marami kayong naglaban-laban, ikaw by plurality of votes, ikaw yung pinaka marami. So kahit minority, tinatawag na minority votes, di ba? Halimbawa, out of 50 million, sana man lang yung presidente makakuha ng mga 20 million, 25 million, di ba? Na kalahati ng boto. But if you get, sometimes makakuha ka ng 14, di ba? Ito, si President Duterte got 16, siya na yung pinakamarami. Pwede ka na maging presidente. Kumbaga, yun lang yung hindi maganda dun sa sistema. Plus, nakikriticize tayo kasi sa ibang bansa, di ba, a vote for the president is a vote for the vice and the vote for the mayor vote for the vice, governor, ganun din. So para yung when it comes to governance, hand in hand yan dalawa. Di ba, mapapatakbo ng, well, sinasabi, mas maayos kasi magkakampi, hindi nagkakaproblema kasi ang problema ko minsan, manalo yung mayor, tapos hindi sa kanya yung vice mayor at saka yung sanggunian, edi paano ka makakapagpatakbo ng programa, hindi ka makahingay ng budget, ng approval sa sanggunian. So, yun yung mga criticisms about sa multi-party system na masyadong nagiging divisive tuloy at nagiging minority yung nakaupo. And this example, attorney niyan, katulad nung nangyari kay President Duterte and kay VP Robredo, di ba? Magkaiba kasi sila ng party. Tama po. Opo. Kumbaga, halos lahat ng na-elect after the 87 Constitution talagang magkahiwalay na political parties eh. So and halos lahat sila nagka-clash din eh. Yeah, in the end kumbaga nagka-clash din. So ganun na nangyayari. Now I want to know, ano kaya ang kumbaga advantage ng running under a political party at saka yung pagkakaiba naman kapag tumakbo ka na as independent. Ano po ba yung mga pribilehiyo kapag ikaw ay under a political party or rights ng mga candidates under a political party when they run to office? Ano po ba ang sinasabi ng batas dito, Atty. Quilala? Okay. Ang lamang lang dyan, pag may political party ka, may ready machinery ka na kagad. So when you say machinery, lalo na pag
hindi pandemic na nakakaikot-ikot ka, meron na kagad sasalubong sa iyo, yung mga campaign sorties mo, meron na kagad mag-aayos. So pag may political party ka, kumbaga may maghahanda, kumbaga para ka may wedding planner ka agad. Now if you're running independent, 'di ba? Makikiusap ka pa sa mga tao, sa mga lugar. Kung minsan makakarindig kayo ng mga kwento, pupunta itong independent candidate sa isang lugar, bigla magba-brown out, mawala ng kuryente, 'di ba? So may mga ganung scenario. Ang lamang mo lang pag independent candidate ka, yung wala kang political party, eh when it comes to campaign expenditures, mas mataas ng konti ang pwede mong gastusin, from 3 pesos per registered voter sa isang may political party na kandidato, sa iyo 5 pesos per registered voter ang pwede mong gastusin. But yun nga lang, wala kang machinery na pwedeng magpatakbo ng iyong kampanya. Attorney, iba pa ba yung accredited political party versus do sa mga registered na political party? Yung registered political party, kasi parang ang konsepto niyan, pag private corporation, kailangan mo mag-register under the SEC. Ngayon, political parties, you have to register with the Commission on Elections. So, whether you will function or not, kailangan mo magparehistro. Now, as to accreditation, the purpose of having your political party accredited is to determine whether you belong to the majority or you belong to the minority. Now, bakit importante yon? Kasi pag malamang kung sino ang tinatawag na dominant majority party at saka dominant minority party, entitled ka na makakuha ng isang copy ng election returns on election day. So, medyo malaking bagay yon kasi meron ka ng parang lumalabas na advance copy nung resulta sa precinct level. So, kung gagawa ka ng quick count mo, meron ka ng kopya. Unlike the other political parties, aabangan nila yung posting na tinatawag. Diba? Eh, kumisan hindi nagpo-post yung mga teachers eh. At pupunan ng picture. Tapos, tsaka mo ipapadala dun sa headquarters. That's the time that you can know the results. So, yun yung pinagkaiba. So, not because you are a registered political party, hindi ka naman nagpa-accredit kung ikaw ay majority or minority political party. Hindi ka makakapag participate sa pagkuha ng election returns. And also, may factor din yung pagdating sa election day, kung nabawa maglalagay ka ng mga watchers per precinct. Lamang lagi ang dominant majority na merong representation sa watchers at saka yung dominant minority. Right. So yung mga ibang political parties na kahit accredited ka, eh hindi ka naman dominant, yung mga watchers nila malamang nasa labas lang, nakasilip sa bintana kung ano nangyayari. Ganun lang sila. Okay. So importante rin, maganda yung tanong ni Sir Daniel na dapat kung sa tingin mo marami kang mga nakaupo na mga elected officials, then magpa-accredit ka para ma-determine kung hanggang saan na ba yung naaabot ng political party. Lalo na ngayon, nagkakaroon ng medyo mga adjustments, di ba? The other day, may mga nagsumpa na dun sa isang political party na we can say na for the longest time, dormant. Tapos biglang ngayon, nabubuhayan. So, pag dumami ng dumami yung mga incumbent elected officials na sumama sa partidong yan, baka lumakas yan at maging dominant minority party pa. Okay. Rules on substitutions naman na Sir Ryan. Kasi last election, di ba, naalala natin na parang naging substitute lang si President Rodrigo Duterte. Bakit ito inaallow ng ating batas na gano'n? And until when na pwede yung substitution, Sir Ryan? Sa election, pwede naman ng substitution. Sa pag-ibig lang ang hindi pwede. Pinapanawa ko lang si Gayan. under the Omnibus Election Code, pwede talagang substitution of candidates, alam, under Section 77. Sinasabi dyan, tatlong grounds: death, disqualification, or withdrawal of a candidate. Pwede ka magkaroon ng substitution up to midday of election day. Yun ang nakalagay dun sa batas. Kaya lang, since automated na election, pag ang ground mo for
for substitution ay withdrawal for this coming election. Ang deadline ay hanggang November 15. So yun ang pwedeng substitution by withdrawal hanggang November 15 lang. The others, death and disqualification, pwede yan hanggang midday of election day. Meron ding qualification pa. The party, the substitute must belong to the same political party as the substituted candidate. So kaya yung kinikwento ni Diane kanina, si President Duterte ay nag-substitute lamang sa isang PDP laban to which he also belongs, di ba? Ang dinagdag lang ng COMELEC, which is not under the law, na yung substitute dapat must have the same surname as the substitute. So ngayon yung parang bago sa COMELEC rules ngayon. So kung halimbawa hindi ka pa kasal, magpakasal ka na ngayon kung sakasakali, para kung sakaling kailangan mag-substitute sa araw na eleksyon, eh kaapelyido mo yung papalit sa iyo and i-member mo na yung asawa mo sa political party mo just in case na magkaroon ng substitution. Attorney, susugan ko lang yung sa substitution, no, kasi maugong si Davao City Mayor Sara Duterte na tatakbong pangulo. Do sinabi niya na recently na hindi talaga siya tatakbo. Applicable din ba sa kanya yung rule on substitution knowing na I think hindi siya kasama naman sa any national party? Yes, pwede. Basta pumasok dun sa criteria na yon na meron tumakbo na sa partido niya and she would belong to the same party, tapos nag-withdraw yung taong yon, pwede siyang mag-substitute as a valid candidate for that person. But right now, I think regional party ang hawak niya, no, is yung hugpong ng pagbabago. Yes, pero tingnan natin kung ano yung pwede, marami pa pwede mangyari from now until October 8. Eh. So tingnan natin kung ano. Well, we have to take into consideration na may lima ring national political parties na nakipagkaroon ng coalition. Alliance with her. So pwedeng baka isa dun sa lima ang magdala ng coalition para sa kanya. So we'll see. Karamihan hoping na tingnan natin kung ano mangyayari. Ang next naman nating pag-usapan ito, mga batas naman patungkol sa mga bawal gawin during election period at syempre sa kampanya. I would like to start this discussion by posting a question from our netizen. Ang tanong ni Ed Soro, ano po ba ang cover ng election ban pagdating sa mga government projects? Bawal po bang gumawa o bawal mag-release ng pondo? At anong period po ang tinatawag na election ban? Go ahead po, Atty. Raya. Okay. Ang ipinagbabawal sa election period ay parang pinagbabawal din sa pag-ibig. Bawal mandaya. Yun ang rule dyan. Yeah, maisingit ko lang eh, no? Maisingit ko lang. No, cheating. Third party. Under the Omnibus Election Code sa 261, meron mga proyekto na kahit pumasok na sa election period at saka campaign period, inaalaw na tumuloy. Kumbaga, kung napaka-importanting proyekto yan, halimbawa hospital yan, di ba? Eh, hindi naman pwedeng ihinto yan, di ba? O kaya isang tulay na kailangan dahil hindi under ang komersyo, pwede yon. May mga exceptions na inaalaw yung mga projects. Ang naging problema, Daniel, meron kasing isang ruling ang Supreme Court na pinagbabawal ang public works and any issuances of the public treasury chargeable to public funds within 45 days from the elections. So may isang kaso ang nangyari, hindi nga siya public works eh, kundi bumili sila ng lupa gagawing sementeryo. Ang problema, within 45 days before election, tsaka ni-release yung bayad. Ngayon, nakasuhan yung mayor at tsaka yung treasurer. Convicted yung dalawa. Bakit? Because of that provision, under, kung hindi ako nagkakamali, 261W ng Omnibus Election Code, meron mga ganyan na scenario. So 45 days before election, bawal na talaga yung mga projects na yun. Of course,
subject to certain exceptions nga. Yun nga, may mga projects na talagang importante na dapat ituloy. Okay, meron lang konting kolatilya dahil nagkaroon ng Supreme Court ruling dyan na yun nga, anything chargeable to public funds 45 days before election na i-release yung pera, yung bayad, pwede makasuhan yung officials involved dyan. So medyo may konting gray area. Hindi pa na-overturn. Alright. Sir, ano pa po mga bawal na gawin ng mga kandidato at even ba yung mga supporters nila na mga bawal nilang gawin during what we call the election period? During the election period, marami talagang pinagbabawal na gawin. Diba? Ang pinaka pwedeng tignan ng mga tumatakbo dyan ay yung Section 68. Na pwede sila ma-disqualify if they commit any of those acts under Section 68. Ano ba 'yun? Nag-overspending ka, yung namigay ka ng namili ka ng boto, naglabas ka ng pera, nagbigay ka ng libreng transpo, libreng pagkain, prohibited contribution, prohibited raising of funds. So, 'yan yung mga iiwasan dahil pwede yan maging ground for your disqualification. And also in the end, kung nag-overspend ka naman, kahit manalo ka sa eleksyon, pwede ka pa rin ma-disqualify at matanggal sa pwesto. Diba? The case in point there is the case of ER Ejercito, diba? Wherein he overspent, he was only supposed to spend 4.5 million pesos, diba? Dahil 1.5 million ang registered voter in Laguna times 3, yung allowable expenses niya dapat, lumampas siya parang yung isang campaign ad niya parang 6 million na kagad. So, lampas-lampas kagad. So, because of that, he was disqualified under Section 68. So, maraming pinagbabawal. Kumbaga, in the enumeration, may mga ibang mga box na ang enumeration nila ay 6, 7, yung ibang mga news outfit, ganun din. May isang libro na ang author ay Ryan Quilala. 11 kasi lahat yan. Yung pinagbabawal. Maraming pinagbabawal dyan. So, kung iisa-isay natin, baka sa episode 2 na natin gagawin. Nax. Sige. We'll invite you again. Oh, go ahead, Daniel. Pero, Tony. Kahit hindi ko lang inimbita ko na sarili ko. Parang si Sir Daniel naniligo, sinasabi siguro ni Sir Daniel, Dayan, ito bang inimbita mo, nakainom ba't ang haling tao? Hindi, sinabi ko sa kanya kanina, alam mo ba, comedian din yan, nag-stand up yan, 'di ba? Kaya meron siyang kilalang friend mo, 'di ba, Daniel? Oo, Ayun, sir. Pareho kami na, parang kami lang yata yung dalawang abogado na walang kinikita, kaya kami naging stand-up comedian. Okay, Daniel, take it away. Sir, speaking, doon sa sinabi nyo kanina, susugan ko lang din, yung may limit, di ba, yung paggastos. Sir, ang dami ko nakikita kasi minsan sa TV, di ba, makikita natin, paid by friends of senator, paid by friends of congressman, paid by friends of mayor. Counted ba yun? Counted dapat. Counted dapat. Hindi, ang nangyayari kasi doon, kumisang pag, halimbawa ako yung kandidato, pag nauubos na yung allowable expenses ko at saka yung airtime ko, sumasabit na ako sa iba. Diba? Kaya kumisang, kahit halimbawa ako, presidentiable ako, tapos senatoriable ito si Dayan, diba? Ubus na yung oras, yung aggregated minutes ko doon sa station na yon. Sasabay naman ako sa kanya. Kumbaga yung ad niya, hindi counted sa akin yon kasi siya yung gumastos yon. Pero nandun ako sa Wais, no? Ako. Oo. Kumbaga, ano naman yun? Parang palusot. legal siya. You can do it legally. Yes. Wala kang illegal na ginagawa. Kasi, kumbaga, dun sa ad ni Dayan, parang sa kanya, vote for Dayan for senator. Nandun lang ako. Pero kahit pa paano, nabibit-bit na rin. Yun. Kaya pala, attorney, kaya sabi mo kayo, parang pag-ibig, kailangan marunong tayo magpalusot. Ay, nako! joke lang. Tama yan. So, at kung lulusot ka, panindigan mo na. Okay. Sabi mo kanina, Attorney Ryan, bawal mamigay ng libreng transpo, libreng pagkain during the election period. Talaga? Eh,
Pero wait lang, klaruhin ko lang, kailan ba nag-start yung election period? At okay, bawal mamigay ng mga libreng pagkain at libreng transport na yan, sir. Sa 1987 Constitution, sinasabi dyan na ang election period should start 90 days before the election unless otherwise provided by the Commission on Elections. So for this coming elections, ang ginawa ng COMELEC ay sisimulan nila ng January 9 yung election period. So lumalabas na parang 120 days before the election period. So pwede yon, pwedeng galawin ng COMELEC yon. Bawal mamigay ng any material consideration. Anything of value, monetary value. Kaya nga, kung talagang yung strict interpretation, kahit candy yan, piso eh, di ba? So, meron siyang material value. So, bawal siya talagang mamigay. Strictly speaking, yun ang nakalagay sa batas. Bawal yung transpo, di ba? Usually, bus. Ganyan. Ang problema kasi dyan, let's say ako kandidato, magkalabang kami ni Daniel kandidato sa pagka-mayor, eh namimigay siya ng libreng transpo, namimigay din ako. Pagkakasuhan niya ako, makakasuhan ko rin siya. Diba? Parang ganon. Kaya parang nagtatantsahan din yung mga yamang yan. Diba? Kasi kung meron, ang dami, diba? Yung sumasakay sa motorcade, namimigay, nagbabato ng mga t-shirts, candy, kung ano-anong binabato, diba? Kung susundin yung batas, bawal yun kasi may monetary value yung pinamimigay eh. Kaya lang, yung kalabang, ganun din. Namibigay ng tuwalya, namibigay ng t-shirt, ganyan. So, parang nagse-set off sila. Pero ang pwedeng gumawa nun, may isang mahirap na kandidato, walang budget sa ganyan, edi i-document niya lahat ng kalaban niya mayaman, baka ma-disqualify pareho under Section 68 bago mag-election day. Siya pa yung lalabas na nag-iisang kandidato, baka siya pa yung manalo. Diba? Yun ang nagiging problema doon. Doon pa na okay. Doon pa na dala attorney, no, kumbaga naka-chamba pa nang gano, no, naka-chamba ka eh, kumbaga napa-disqualify mo yung before election day. Dapat mapa-disqualify mo kasi pag umabot na ng election day at na pa-disqualify mo sila, di ba, hindi naman sila i-disqualify na parang void ab initio yung kanilang certificate of candidacy, so qualified candidate pa rin sila. Hindi ikaw ang lalabas na winner. So by rule of succession, yung malamang kung mayor yan, yung vice mayor ang magsasucceed, hindi ikaw. Kaya nga, kung gagawin mo yan na strategy mo, make sure na lumabas yung decision bago mag-election para ikaw lang yung lalabas na nag-iisang kandidato. Otherwise, iba ang makikinabang. Kaya yun din siguro yung bumabagabag sa isip ni Diane, di ba? Ba't walang gumagawa? Eh, kasi yun nga, pag hindi mo natapos yung mission mo before election day, hindi ikaw ang magbe-benefit doon sa pagpa-disqualify doon sa mga laban. And it's sad, ganun talaga eh. Kumbaga nangyayari, nakikita natin kaliwat kanan. Kumbaga huwag tayo magbulag-bulagan, lahat ng kandidato ginagawa yan. Kaya lang, yun nga lang, pag nag-reklamo yung isa, eh, may counter suit ka agad yung isa dahil oh, ikaw rin naman namigay ka eh. Diba? So, okay. Doon naman sa ano, doon sa, kasi di ba may mga nakikita na tayo mga ads, hindi naman natin may tatago yan, may mga ads na sa YouTube. Meron ba? Sa TV. may mga nakikita na tayo ads na. Ano ba yung tawag dito? Masabi ba natin talagang premature campaigning na yung ganito? And ano yung, may bawal ba yun yung ganon? Ano, may isang kaso kasi na decision na ng Supreme Court na in effect ay na-repeal yung Section 80 ng Omnibus Election Code on premature electioneering. So ngayon, parang nawala na yan. Dahil sinasabi ngayon na the aspirant, ngayon ang ginagamit na term, aspirant pa lang, eh, di ba? The aspirant will only be considered as a candidate upon the start of the campaign period. Kaya, sa ganitong panahon, di ba, talagang marami ka makikita mga ganyang campaign ads, hindi pa yung counted. Kung naalala nyo yung 2010 election, di ba, parang araw-araw na ginawa, just naririnig natin yung political jingle na nakaligo ka na ba sa dagat ng basura, di ba? So, araw-araw yan, di ba, TV, radio, di ba, ngayon din, makakarinig ka ng ganyan, di ba? So, hindi pa siya counted. So, kaya kung minsan makakita ko, minsan start ng commercial break,
itong kandidatong to, ay hindi pala kandidato, aspirant pala. Itong aspirant na to, may ad na. Tapos babalik na yung show, meron pa siya ulit. Di ba? Ganun karami. Kasi wala pang, ano yan, wala pang prohibition on that hanggat hindi pa nag-start yung campaign. Pero naman yung sa, halimbawa, may mga ano, di ba, may mga minsan, may mga palabas na binibida yung potential na kandidato. Like yung kukwento yung buhay nila. Hindi na magbabanggit ng any particular show. Pero pwede ba yun, attorney? Kung halimbawa, nag-file na kunwari yung kandidato, tapos siguro after ilang linggo, ilang months, biglang sinabuhay yung buhay niya sa pelikula. Pinagbabawal yan yung pelikula or mga series sa TV about the life of a candidate. And bawal din yung lumabas yung artista who himself is a candidate, di ba? Sa mga pelikula at mga teleserye or mga TV shows. Kaya yung sinasabi ni Sir Daniel na nakapag-file na ng Certificate of Candidacy, kaya lang they're not yet considered as a candidate, di ba? They're considered a candidate upon the start of the campaign period. So yung sinasabi ni Sir Daniel, bawal nag-file ngayong September, nagpalabas ng the Sir Daniel movie, ganyan, may mga pwede pa yon, lulusot yon, kasi hangga't hindi nag-start yung campaign period, hindi pa siya talaga considered na bawal. So kaya, di ba, kung naaalala nyo way back in 2009, di ba, si total tapos na history na to si Bong Revilla, eh may pelikula na lalabas sa Metro Film Fest, 'di ba? Metro Manila Film Fest yung Ampanday. Ang problema, may lumabas na desisyon na yung mga nag-file ng certificate of candidacy is considered a candidate upon the filing of the COC. 'Di ba? So yung unang naging ruling. So medyo tagilid siya kasi nag-file na siya ng certificate of candidacy, hindi na mapwedeng ilabas yung kanyang pelikula. Although hindi niya life story 'yon, siya yung actor who himself is a candidate. Kaya lang by December or early December or late November, in a motion for reconsideration, binaliktad yung ruling. Yun nga, yung sinabi na ng Supreme Court that the person who filed a certificate of candidacy shall only be considered a candidate upon the start of the campaign period. Kasi kung titignan natin, Sir Daniel, Ma'am Diane, yung definition under the Omnibus Election Code ng candidate under Section 79, sinasabi doon, any person seeking or aspiring elective public office who has filed a certificate of candidacy. Malinaw na malinaw, di ba? Mag-file ka, consider the candidate ka. Ngayon, because of this ruling in the Supreme Court na sinasabi na yung pag-file naman na yan, hindi pa binding dun sa kandidato kasi ang purpose niyan is really for the printing of the ballots. Masama yung pangalan sa balota. So you will be considered a candidate upon the start of the campaign period kasi nung inamend yung Republic Act 8436 ng Republic Act 9369, nasama doon yung line na yon that the person shall only be considered a candidate upon the start of the campaign period. So binigyan buhay ng Supreme Court yan doon sa kaso ng hindi ako nakakamali, Piñera case yung kaso na yan eh. So binigyan buhay yan na kandidato ka lang, not upon the filing of the certificate of candidacy, but doon sa start of the campaign. May pinagkaiba lang yan doon sa mga appointed officials who filed a certificate of candidacy kasi yes. Upon the filing, considered ipso facto resign ka pagka appointed official ka, including nominees in the party list. Okay. Ayan, parang ginagawa nilang medyo gusto nilang maging debatable yan. Although hindi pa umaakit sa Supreme Court eh. Kasi ang nilalaban nila yan, hindi naman kami yung kandidato, kundi yung party eh. Diba? Yung party list mismo. So dapat hindi kami considered ipso facto resign. Kaya lang, yung mga iba ayaw mag-test the water kasi mas mabuti na para sa kanila na play it safe. Resign na lang sila upon the filing of their upon the acceptance of their nomination as a party list nominee ng party list. So medyo may konting ano pa doon, may konting room na hindi, attorney, hindi ba parang
So pag senador ang tatakbuhan, for example, si kandidato tatakbo senador, so mga January pa siya pwedeng umalis, kunwari kung meron siyang show sa TV, sa isang TV network, mga January campaign period pa. Pagka party list naman, period. Kailangan October filing, alis ka na. Umalis ka na. Oo, umalis ka na. Okay. Pagka party list nominee ka. To play it safe, ha, kasi wala pang jurisprudence on that, eh. Pero syempre, kung ikaw din sa sarili mo, you don't want to take the risk kasi baka in the end, ma-disqualify ka, di sayang yung pinaghirapan mo. So, karamihan, pag alam ba may mga kaibigan ako, sinasabihan ko, you just play it safe. You file your resignation kasi baka manalo ka tapos pa-disqualify ka because of what you did. Sayang naman yung efforts mo. So okay. Parang wala pang nagsusubok na mag-testing. Okay, sir, pag nag-start na yung campaign period, na bawal din po ba yung pagla-live sa social media? Or, I mean, if you have a show online, what does the law say about that? Okay lang ba yun? Okay. Isa rin ito sa magiging problema. Ayoko i-preempt yung, kasi maglalabas ang guidelines ng COMELEC dyan, eh. Okay. Sinasabi ng COMELEC, yung Facebook, di ba, yung social media, diba? Wala naman talagang batas sa Pilipinas na regulating it, eh. Diba? Yung social media. So, medyo magkakaroon ng konting problema si COMELEC on how they could regulate yung mga nilalabas sa social media. Diba? Hindi mo makontrol, eh. Halimbawa, katulad ni Diane, pag nag-post yan, viral kagad. Diba? So, hindi niya pwedeng sabihin na, isipin mo lang, kung kami ni Daniel, mag-post na naka-two-piece kami, wala, i-re-report pa kami sa Facebook. Hindi magiging viral yan. So, mahirap kontrolin. And plus, again, wala nga ang batas sa Pilipinas regulating Facebook. Pero sa akin, ha, yung sa personal ko, pagka yung mga live shows na ng kandidato, ng politiko na who himself is a candidate, sa tingin ko, even on Facebook, dapat medyo i-restrict yan kasi malugi yung kalaban. Pero may ano dyan, may konting qualification ng COMELEC dyan na if you are reacting on current issues, not counted. Diba? Oh, okay. So, halimbawa, si Sir Daniel nga, si tumatakbo, di ba? Parang ano, Daniel Manalastas, kung gusto mo ng mayor na matalas, di ba? Parang ganun. So meron siyang show, tapos nagre-react siya on current issues, di ba? Halimbawa, on voter registration, extension, mga ganyan-ganyan, di ba? Walang sabit yon. Kumbaga, nagre-react ka. Kumbaga, defensible yung ginagawa mo. Pero kung halimbawa, nagsoshow na si Sir Daniel, tapos namimigay siya ng libreng Fred Perry, sa mga guests niya sa show. Yeah, para ibang usapan na 'yung pagkaganon. Moving on to our next topic, and I think this is our second to the last topic. Pagdating naman po sa botohan na, kasi nasa gitna po tayo ng pandemya. Paano po ba kapag kunwari ay meron akong COVID-19? Pwede ba nila akong pagbawala na huwag bumoto at pumunta sa mga voting precincts, or meron akong talagang right ko bumoto, eh. Paano ba pagdidiskusyonan yan, Sir Ryan? Okay, wala pang guidelines na nilalabas ng COMELEC tungkol dyan, Ma'am Diane. Pero last hearing sa House of Rep last week yata yon, sinabi ng COMELEC na kahit may COVID-19 yung botante, i-allow nila na makaboto. Yes. So I think maglalagay sila kung isolation room or kung whatever na pwedeng gawin, gagawin nila para hindi mapigilan yung botante na makaboto on election day. Mm-hmm. So, magtiwala na lang tayo sa sistema, magtiwala tayo kay COMELEC. Nagagawa nila ng paraan na kahit... yes, sir. Attorney, hindi ba, attorney, parang masyadong magastos tsaka masyadong risky yung ganun? Yes, masyadong magastos at masyadong risky. Kaya lang yung sinasabi ni Diane kanina, 'di ba? Alin ba yung right to public health, right to vote. Yes. Medyo mataas ang kumbaga si COMELEC ang tinitignan niya ay ito, yung right to vote. 'Di ba? Then the other agencies, 'di ba? Public health, 'di ba? The DOH, the IATF, yan ang titingnan nila.
So, depende na siguro kung pwedeng i-balance ni Comelec, i-balance siya. But I think, as far as to Comelec is concerned, yung right to vote ang titingnan niya. Mm-hmm. Kumbaga si okay. The general public, mag-ingat na lang kayo. Diba? Mag-bumoto kayo, naka-PPE kayo or whatever. Diba? Mag-triple mask kayo. Pero, kung ano man ang kailangan precaution na gawin ninyo. Attorney, paano yung ano, halimbawa nasa ospital, yung isang may, yung COVID patient, ibig sabihin, okay kaya na ano, sa ospital na lang siya boboto? Hindi, yan ang hindi pwede. Kasi, kumbaga, oh, logistical nightmare yan pag ilalabas mo yung EDCVL mula sa presinto at dadalin mo dun sa, sa ospital. Diba? And you have to bring the VCM there and the ballot box there. Medyo risky yun. Kumbaga, parang kung halimbawa nangyari on election day, nagkasakit ka na malubha, not necessarily COVID, wala ka magagawa. You have to miss one election because of your sickness. Pero hindi para dalin yung entire book at saka balota sa ganun. Nangyari na nung araw, Sir Daniel, sa Pasay, may isang senior citizen na hindi na makaakyat sa fourth floor. So, ini-insist na gusto ko makaboto. Eh, natatakot sila na buhatin siya ganun, dahil mas delikado. Ang ginawa nila, binaba yung EDCVL, yung balota at saka ano, kasama yung mga watchers, na parang yung buong yung eskwela nagkagulo, di ba? For one person, yung ganung hassle, binaba. Kaya nga nagkaroon na ng bagong batas na pag ikaw ay PWD and senior citizen, di ba? Eh, i-cluster kayo into one precinct na nasa ground floor, malapit sa entrance or exit ng eskwela. Because of that scenario. Hindi pala yun galing. O kasi ang hirap naman, may baba, pagtabi mo nga parang logistic. Ginawa yan sa ano, Pasay, sa Villamore Air Base na, na presinto noon. Nagkagulo lahat ng tao doon. Okay. How about mail voting, sir? Will this be an alternative? Kasi kung nasa COVID-19 kung pwede pandemic, mail, pwede rin dapat email. joke lang. Para natulala ka na. Ano. Kasi gender discrimination yan kung mail lang. Nag-loading ako doon. Hindi, ang problema diyan wala pang batas on that. So yung mga proponents diyan, they have to amend Republic Act 9369 if they want na magkaroon ng mail-in voting. Kaya kahit yung sinasabi na voting by email, ganyan, wala pa yung batas eh. Ang nakalagay lang sa batas that we can either use the paper-based ballot or the DRE na tinatawag yung direct recording electronic o yung touchscreen. Ba? And hindi pag ina-adapt ngayon yung touchscreen dahil nga sabi nila noon hindi pa sanay ang Pilipino sa touchscreen technology, eh yung mga bata nga, di ba, 2-3 years old marunong nang gumamit ng mga tablet, eh so pwede na ngayon. At isa din sa kinatatakutan nila sa direct recording electronic, yung touchscreen, yung possibility na i-allow yung mukha ng kandidato na nandun sa tabi ng pangalan niya. Di ba, isipin mo na lang kung kandidato tayong tatlo, talo na tayo, Daniel, kung nandun ang picture ni Diane sa thread, di ba? Miss Earth pa yan. Kahit nakatingin sa atin dalawa, yung botante, malamang yung daliri dun sa picture ni Diane Boboto. Kaya kahit na nung since 2010, we're still using the paper-based ballot na kahit na pwede naman na natin gamitin yung direct recording electronic na mas mabilis, di ba? Pindot-pindot ka lang, paperless pa. Diba? So, ganyan-ganyan lang, pindot, tapos pagka binerify na yan nga yung binoto mo, click, yun na yung binoto mo. But we're still not using that. Dahil nga sa katulad ni Diane na ano, nakakalamang. Ito na lang sa talaga, attorney, Diane, para nga talagang pag-ibig yung pagboto, attorney, no? Tanong mo bakit? Bakit? Hahamakin ang lahat, iboto ka lamang. Ay, wow. Sabihin mo nga sa ulat bayan yan mamaya. Abangan namin yan sa ulat bayan. Okay, tayo dyan. Baka hindi na tayo makaulit. Dito sa bahay namin, tinanggal na namin lahat ng ibang local channel. Ano na lang, PTV4 na lang. Okay. Bago tayo magtapos, I have a last question for you, Attorney Ryan, which I also plan to ask sa mga future guests natin, sa mga dito sa episode natin. So, if you have one advice to our Filipino voters on the upcoming elections, what will be your advice sa kanila? Go ahead po, sir. Okay. Para sa mga botante, dapat, ang lagi ko sinasabi, di ba, huwag kayong magpadala sa emosyon ninyo. Di ba? Maraming mga media influencers, mga
YouTubers, etc., TikTokers, na madadala kayo, maaaliw kayo, pero at the end, 'di ba, dapat ang desisyon yung manggagaling sa sarili nyong isip. 'Di ba? Kaya nga ang lagi ko sinasabi, isip Pilipinas, mag-isip tayo kung sino iboboto natin. And pag nakikinig tayo dun sa mga platforma de gobyerno na itong mga kandidatong to, isipin natin, di ba, pag pinapangakuan ka ng perfection, wag na wag mo iboboto yan because there's no such thing. Only God is perfect, di ba? We aim for approximation lamang, di ba? Isipin nyo na lang kung halimbawa, kumapal ang buhok ko, di ba, perfect na ako. But my wife aimed for approximation. Approximation lang of what is perfect. So, for the past 14 years, ano siya? Happy wife siya. Why? Kasi hindi siya nag-aim for perfection. Approximation lamang. Diba? So, ang sinasabi ko sa mga butante, kasi I was invited by a young group, the ISEC, tapos nagsalita sa kanila. Sinasabi ko, kayo yung mga bata, i-analyze nyo mabuti yung plataforma de gobyerno. Diba? Diba? May isang kandidato, mga ako sa iyo, na zero poverty. Panahon pa ni Kristo, di ba? Even di ba, the thousands of years ago, nandiyan na yung problema about poverty. Hanggang ngayon hindi pa nasusolusyon na 'yan. Diba? So kung may kandidato mga ngako ng ganyan, zero poverty, huwag niyo ano 'yan, nambobola lang 'yan. Pero kung halimbawa ang sinabi sa iyo ay reduction of poverty or poverty alleviation, mas ka panipaniwala, 'di ba, yung mga sinasabi. So let us not look for a perfect candidate because walang lalabas na ganyang kandidato, 'di ba? And we find a candidate that would at the very least, 'di ba, yung gusto natin na kalabasan ng ating bansa would at least be approximated. 'Di ba? Wag yung lahat ng tao hindi na magugutom. Pwede ba 'yon? hindi magagawa 'yon. There's no such thing as a perfect candidate. So find someone that could at least approximate what you want as a voter, 'di ba? Isa na lang Diane. Kasi doon sa forum na in-invite ako, ang sinabi ng isang kasama ko na na-invite doon na I will ask my candidate to tell me what his or her COVID response will be, sabi niya. Ako, as the last speaker doon, sinabi ko, don't ask that from your candidate kasi whatever you ask your candidate now, he can only do that on June 30, 2022. 'Di ba? By which time, yung hinihingi mong sagot on COVID response right now, malamang panis na or obsolete or moot and academic na by that time. So, ang dapat gusto nating marinig sa mga kandidato, yung plataforma di gobyerno nila pag upo nila June 30, 2022. And you have to think about this na yung appropriations ng mga proyektong yan, 'di ba? Unless may maiwan na pera sa treasury, 'di ba? 2023 pa. So realistically speaking, huwag kayong magpapadala sa pambobola ng mga kandidato kasi sasabihin yan lahat ng matatamis na paraan at para makuha ang inyong boto. In the end, iiwanan ka lang sa ere. Diba? Yun ang masakit doon. Sakit na. Diba? Oo, ang kaya ganda nga, ng advice. Huwag kayong maghanap ng ano, ng gaya niyo yung ginawa ng asawa ko. Hindi perfect ang inaanap niyang asawa. Approximated lang. Hi, kay Ma'am Ria. Okay, just complete the sentence and no need to explain. Hindi ba ako hihiwalayan? Kinakabahan ako dun sa complete the sentence. Baka maging ground sa paghihiwalay namin mag-asawa yan, Diane. Ikaw. Kukul pa rin sa election. Ah, okay. Ang butanteng Pilipino ay black. Ang butanteng Pilipino ay nag-iisip. Attorney Ryan Quilala, we hope to have you again. Beautiful. Thank you, sir. Said the 2022 Elections and Discussion Series.